your message directed to Pinoy Pinoy? Okay, thinking Pinoy, well, pinaprepare na abogado ko yung libel case, so kakasuhan na namin siya ng libel. Ano? Yung nagkalat sila ng fake news na tinawag daw ako ni President Trump na little narco. So, maliwanag na yun dun sa US government websites on the presidential pronouncements and the interviews, wala talaga doon. So kasinungalingan talaga yan. Ano yan? It's a propaganda operation na sasalubungin ko yan. So kailan sir pa-file yung libel case? As soon as ma-finalize namin yung ano. Eh ngayon may humapol pa ulit na isang kolumnista, so isasama din namin. You are referring to? Ngayon? Yun, si Yen Makabenta. Umabol pa eh, parang sama ko din sa kaso. So, kasama sa kakasuhan niyo? Sasama natin. So, dun sa vlogger, sir, si Titi lang, si Thinking Pinoy? Oo, si Not Thinking Pinoy, ang tawag ko sa kanya. Not Thinking. May ask? Ay, may follow-up ka pa? Sir, Sandra. Hindi siya nag-apologize? Kasi sir, di ba parang una hinihintay niya na mag-apologize? Yes. Sa akin, that would have done it. Kasi yung shinare niya na article, tapos nag-comment siya based on that article, nag-apologize na nga yun eh, yung columnist na yon. And ako, I appreciated that. Na hindi naman tayo bengador na tao eh. Alam natin, may mga nagkakamali. So, we welcome to yon. Pero siya na nag-share nun, determinado siya kasi itong mga ito kagaya rin niya ni nung amo nila na si Mr. Duterte parang sinisilihan pagka mag-apologize eh. In a term namin yan yung parang napakabigat sa kanila na umamin na nagkakamali. Kita nyo si Duterte simulat sa pool hindi yan nag-apologize kahit sabit-sabit na sablay-sablay na talagang mali na outright hindi yan. Ganun yan sila, magkakaparehas. Pero sir, pag nag-apologize, hindi na itutuloy yung pag. Well, tapos na eh. Makaready na yung life of things. Kumbaga, may ano naman yan. May deadline naman yan. Hindi naman pwedeng ano. So, I'll be filing that in the days to come. Okay. Sir, paano mag-move yung kaso, for example, kay Thinking Pinoy? Hindi pa maninaw, kasi wala pang batas yung hindi, ano ah, siya mismo nag-comment doon. So dun sa cybercrime offense of libel, pasok na siya. Kahit ano, kasi yung ano, yung narco na nilabel ako, narco para akong drug lord. That's derogatory, that's libelous. Diba? Mm-hmm. Oh, wala eh, bogus eh. Alam nila na ginawa lang nila eh. Pero nakita nyo sila, no? Dun sa, ako napapansin ko, dun lang sa party ng mga makaduterte ang nagkakalat ng mga kasinungalingan at ng mga propaganda at ng mga fake news. Bihira ka makakakita ng mga anti-Duterte na gumagawa niyan. Even nga yung rally eh, ang kinakalat nila is ano daw ito, El Shaddai ano, gathering, yung marami. Ganun lang eh, basta't makapagtapon lang sila ng kasinungalingan na alam nila na paniniwalaan nung mga diehard supporters nila, gagawin nila. And it's sad na nakikipag-compete sila dun sa mainstream media na kayo, credibility ninyo kasi alalayin. Kasi mawawalan kayo ng lugar sa industriya ninyo pagka nasira yung credibility niyo.